Magandang umaga po sa ating lahat, no? So, gagawa tayo ulit ng video. Premiere, pang premiere. Sana maging maayos ang premiere na to. Ang gagawin po natin ngayon ay how to make Spanish sardines, no? With olive oil. Ayan, ako. Napakadami nito. Ngayon, nililinis na natin. Tinatanggal yung kaliskis, yung bituka, yung ulo, yung buntot. Ayan. Dami nito, oh. Dalawang ganito ang ano. Presko to, mga bagong huli ng aking kabrad. No? So, ganito yung gagawin natin. No? First thing to do, kakaliskisan muna natin. Ayan, ha? Kaliskis. Ayan, pagkatapos ng kaliskis, yung kabila naman. Ayan, ha? Naku, nakagawa si Mrs. noon ng ano ng Spanish sardine pero ano bangus. Naku, yung sarap, bangus. Hindi na naulit. Sabi ko nga kaya nakabaog gagawa ulit ng Spanish sardine. Eh namimiss ko na eh. Sabi niya eh wala ang bangus eh. Yung bangus na kasi baka pag bumili ng bangus, ang mabiling bangus eh yung ano, may lasa. Pangit pag may lasa. Yan, first thing to do, yan, alisin muna yung mga ano, yung mga bituka, yung buntot, yung paliskis, yung ulo, inaalis, oh, ganito magiging mangyari niyan. Tapos hanggang malinis na yan lahat, no? Malinis, oh, dapat talaga walang dugo, no? Dapat walang dugo. Mamaya pa susunod pakikita ko sa inyo kung paano gagawin na ano. Si Missy sa magluluto, ako lang magpe-prepare kasi ito ang pinakamahirap sa lahat, yung preparasyon. Yung preparasyon, pag hindi ka matyaga, yari eh. Huh? Yeah. Huh? Kaya masyadong mabusisi ang pagluluto nito. Tapos ang mantika, hindi mantikang ordinary mantika, olive oil. Olive oil ang mantika na ginagamit dito. Eh, alam niyo naman dito sa Amerika, mura lang yung mga ganyan eh, no? Mura lang, mga mantika. Ganyan, di ba? Bilis lang. Kaya lang, ang dami. No? Lahat. Kaya kahit pa paano, maganda yung tanim natin. No? Maganda yung tanim natin. No? Ayan, dalawa na lang. Dalawa na lang yung sa isang suko. Swerte dito yung mga may bienan. Ha?
Tulad ko, no? Tulad ni Mrs. No? Si Mrs. may trabaho, siya nagtatrabaho, si tatay ang asawa ang nasa bahay. Ay, natapos na ang isang supot. Ayan. Natapos na ang isang supot. Ayan. Okay, no? Okay. At sabi ko nga, diyan muna ang ating first offense. Ha? Diyan muna ang first offense. Ayan, dito na tayo sa second part. Natapos na yung paglilinis, no? Paglilinis ng ating isda. Ngayon naman, paghuhugas, no? Pag sinabi maghuhugas, eh, kailangan hugasan maigi, no? Kailangan malinis talaga. Kasi makikita niya, pagka hindi malinis, naku, hindi mo maganda ang pagkakaluto ninyo. Kaya kailangan yung linis, ililinis talaga, no? So, ganito, papakita ko sa inyo kung paano talaga maglinis, ang tamang paglilinis ng isda, no? Na gagawin nating Spanish sardine. Yan. So, eto na po yung mga isda, no? Tapos na, natanggalan na lahat ng bituka. Ililinisin na lang natin. Huhugasan na ngayon, no? Ayan. Hugasan na natin, no? Kailangan sa paghuhugas ninyo, kailangan ay walang dugo, no? Wala kayong makikita ng dugo. Hugasan mabuti, tanggalan ng tubig. Ayan, no? Kita nyo, medyo mapula pa yung tubig. Ayan, aalisin ulit yan, no? Ayan. Kailangan malinis na malinis, maputi na yung tubig. Ayan. Ulit. Siguro mga 4-3 or 5, titignan nyo kung na talagang ano. No? Dito kasi wala problema tubig dito eh. Sa Pilipinas, laging problema. No? Ayan, kaya hindi na kayo masusugatan kasi wala na yung mga ano niya. Wala na yung mga talas niya dahil natanggal na natin kanina. No? Ayan, pangalwa. Pangalwa linis na. Ayan, ha? Pangalwa linis na to, ha? Ayan, siya pa ulit. Ha? Siya pa ulit siya. Ayan, medyo maputi na yung pagkakaano ng tubig, ho? Tingnan nyo, ha? Papakita ko sa inyo. Oh, yan, ho? Tingnan nyo, maputi na yung pagkakaano ng isda. Wala na masyadong dugo, no? May dugo pa pero hindi na ganoon kadami ng dugo. May konti din niya. Tapos lalagyan natin ng asin. No? Lalagyan natin ng asin. Ito yung asin na gagamitin natin, ano? Kosher salt. Alibasa yung maputi na siya. Ayan. No? Tanggalin na rin natin ulit. Ito na yung huling-huling ano. Ayan. Okay? Ayan. Wala nang kaanong amoy. Ganda na talaga. Ano? Pagkalinis natin, ayan, no? Dinilinis ko na yun, pati yung ano, mamaya, sasabunin pa ulit natin. Ito ngayon, binagli sa akin ni Mrs. Dito daw, isang ganitong, ay, nako, chinita. Rock salt. Ayan, ha? Isang cup nito, ewan ko kung ano to, siguro mga 2 cup nito sa ano, ayan, lagay natin, ano? Tapos, paglagay nyo niyan, siya lang, tama na yung isa. Baka sumobra, umalat, no? Ayan, ha? Pagkatapos niyan, susunod natin, lalagyan natin ng konting tubig. Ha? Para pumasok yung, ayan. Kailangan nakababad lahat sila.
with asin, ayan, ayan. Ha? Ayan, ayan na. Ha? Iintay na lang natin si Mrs. Antayin na lang natin si Mrs. Pagtitimpla. Mamaya, papakita natin sa inyo, mamayang hapon, ano? Natakpan natin at ilagay sa rep. So, ayan, ha? Yan na lang ang ano natin, makikita nyo ngayon. Mamaya si Mrs. na eh, no? Ha? Maraming salamat po. Oh, ito na yung final natin na pagluluto na, no? Isinit to sa 1.5 hours, no? Pero bago yun, ito yung mga ingredient na kailangan meron kayo bago kayo magluto ng Spanish sardine, ha? Siyempre, ang kailangan natin dyan, olive oil, ayan, Kirtland over olive oil. Meron bay leaves, no? Ayan, bay leaves. Yung bay leaves natin, yung tinatawag na laurel sa Tagalog. Meron tayong garlic, 5 spice, o 5 powder, garlic. At meron ding black pepper, no? Ayan, black pepper. Pero pwede itong dalawang wala na to kung meron na kayong, ano, kung meron na kayong fresh, no? Katulad nito, ayan. Bawang. Tapos sili, no? Sili. Mas maraming bawang, mas maganda. Ang nilagay yata namin, 3. 3 lalagay namin yata, bibili pa. So, ayan, tsaka, ayan, lagyan nyo ng konting anghang. Siguro nilagay ni Mrs. mga 6 yata o 7 piraso. Ayan, ako. So, madali lang ang preparasyon niyan, ano? Ang preparasyon niyan, ilalagay sa Instapot. Instapot ang tawag namin dito, eh. Instapot. Ayan, no? Set up mo lang sa 1.5 hours. Pero bago yan, natatanggal ito, ito, natatanggal yung ibabaw, eh. No? Natanggal. Ang paglalagay niyan, una, lalagay niyo muna yung mga ingredient. No, lagay niyo sa ilali, sa ibabaw. Huwag niyo muna ubusin. First stage. Tapos, lagay ng mga isda. Lagay yung mga isda. Patos, patas, patas, patas. Tapos, lagay ulit ng ano, pag na siguro mga 3-4 na layer na, lagay ulit ng bawang. No? Lagay ng bay leaves, ng paminta, sili ulit. No? Tapos, lagay na naman yung mga ano, yung mga isda ulit. Lagay ulit yung mga isda. Pagkatapos ng mga isda, sarad, ano na, kompleto na, no? Meron ng olive oil, olive oil pala. Hayaan nyo lumutang sa olive oil kasi hindi naman masama yung langis na yan, eh. Itong olive oil, hindi naman po masama yan, eh. Mas maganda nga, mas iniinom nga yan ng ano, eh. Basta na lang iniinom, pwede inumin yan, eh, no? Pwedeng hilaw yan, kahit ano. Pero yan, yung ginamit ni Mrs. dito. Tandaan nyo, kailangan malinis ang isda ninyo. Ayan, no? So, ito kasi luto na siya. No? Hindi natin inabot. Niluto ni Mrs. Kagad. O, ayan. Nako. Ayan. Noon lang. Tapos, set up nyo sa, ano, Instapot. Set up nyo ng 1.5 hours. No? 1.5 hours. Ayun na. Tapos. After ng isa't kalahating oras, medyo, siyempre, parang pressure cooker yan, eh. Hayaan nyo lang mga 10 to 15 minutes. Kami, pinabayaan namin hanggang umaga, eh, para wala nang, yung pagsingaw niya, hindi sisingaw sa loob ng bahay. Kusang nawala. Kanina't kinain ko, tinikman ko, naku, Diyos ko, sarap. Agahan ko lang yan, ha, limang piraso ako. Noon, yung 2 piraso inulam ko, yung 3 pinapak ko. Ah, pakasarap. Oo, kala ko nga hindi sasarap kasi ano, eh, tawag dito. Kala ko hindi sasarap kasi parang ang mas gusto ko kasi yung ano, yung bangus. Eh, halos parehas lang talaga, sarap, no? Ang sarap talaga. Maniwala kayo pag natikman niyo. Try niyo lang muna. Kasi yung isda namin dito, fresh, no? Yung isda, press na huli ni Brad, ni Brother Paul, na huli. Binigyan kami 2 supot. 2 malaking supot yun. Iniluto lahat. Ay, kaya lang, mahirap maglinis. No? Ayan, ako. At sana, eh, ano, kung gusto nyo magluto. No? Kung wala kayong Instapot, pwede sa, ano, sa kaldero lang. No? Kaldero na lang. Oh, para ding baka, eh, pinalambot. Eh, kaya lang, pag Instapot, yari, pati, ano, pati tinik, pwedeng kainin. Huh?
pati tinik pwedeng kainin. So yan, yan po yung ating tinatawag nating fish Spanish sardines. Ay nako. I-try nyo mga kaibigan, try nyo. Masarap, masarap. Hindi kayo mapapahiya. Basta linisin nyo lang maigi, tanggalin ang ulo, tanggalin ang bituka, tanggalin ang mga palikpik, buntot, ayan. Oh. Pagkaluto, eto na luto niya. Oh, ayan. Nako! Ayan, kita nyo, nako, sarap, lumulutang. Oh. Para Spanish talaga, nako, maniwala kayo sa akin. Masarap na masarap, ayan. So yan, dyan po natatapos ang ating vlogging ngayong araw na ito. Sana makapulot kayo ng kunting aral para naman marunong na kayo maggawa ng Spanish sardines. Yan yung dito sa Amerika, kailangan resourceful kayo. Ha? Sige po, maraming salamat. Babu!